Good day, everyone. I am Sir Robby, and together we will learn the world of the future robotics. Did you know that here in Educational Technology Unit, robotics is a priority to make every Filipino learners and teachers competent and meet the demands of the future global scene? Wherein teachers, students, and parents who wanted to learn robotics is just a click away for free. Robotics is an interdisciplinary field which integrates computer science and engineering. It involves design, construction, operation, and use of robots to assist human activities. Are you ready for this transformation? Soon in ICTS Educational Technology Unit, come and join us and love the future para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello! Good morning, everyone! Kumusta tayong lahat? Okay, so ngayon, isa na namang araw ng isang makabuluhang discussion ng Physical Education 8. So nasa week 3 and 4 na tayo. So malapit na tayong magtapos sa ating third quarter. And sana kahit nasa MECQ na pa tayo, nandito pa rin kami patuloy na magbibigay kaalaman sa inyo and sana subaybayan niyo kami sa aming araw-araw na paghahatid ng lesson sa inyo. So, are you ready? So, last week, ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa skills ng baseball. So, sana merong mga estudyante akong nandito na kasama ko noong nakaraang linggo na ang dinidiscuss natin ay tungkol sa baseball. So, bago ako magsimula, ano ba ang kaibahan ng baseball sa softball? Kasi pag nakikita natin, parang gumagamit pa rin sila ng bola, ng bat, merong field na parehas lang din, may gloves. So, anong kaibahan ng dalawa? Sana may magka-chat sa akin para malaman ko kung meron ba kayong idea kung ano ba ang kaibahan ng baseball sa softball. Sige, tingnan natin. Hello everyone watching from San Jose Del Monte. Ay, ano to? Is SJDM, hindi pala CP. Ah, Bulacan ni Nuyan Elementary School. Ayan, hello. From Paagahan
Mabitak District, SBO, Laguna, Teacher Arnold Paolo, hello po. Janet, meron siyang sinasabing size of the field and ball. Ayan, so isa yan sa kaibahan. Kasi pag sinasabing ang bola ng softball ay, ano kaya ito? So medyo malaki compared sa baseball. So tama yun. Okay, yung similarity naman ito, ano kaya? Ayan. So start muna tayo, ha? Ayan. So good morning everyone again. I'm Tutor Marilis. Ako yung in charge for the 30 minutes makabuluhang discussion ngayong oras na ito. So sana sabayan niyo ako, mag-participate kayo para maging lively ang ating discussion ngayon. Okay, soft po kasi. Ayan, soft daw ang bola ng softball. Hi, Arlene. Hello. Ayan. So at the end of the tutorial, you will be able to explain the basic skills in softball. Wow, Ilocos North. Sir Ramil Baltazar. Hello, good morning. Ayan. So, what's this? Identify what is being shown. Eto. Anong tawag nito? And usually, sino ang nagwi-wear nito? Nagsusuot. Ayan. Okay, identify. Okay, anybody? According to Diane, softball is commonly for a girl player. Usually, ang naglalaro ng softball ay girls, pero meron na din mga lalaki. Catcher. So, anong pangalan no? Sinushoot ko na picture. Okay, meron tayong from Taliptip National High School. Hello! Present, Eljan Reyes. And protective equipment. So, of course, this is one of the protective equipment. Lalong-lalo na, tama, Abinos, sa catcher. Okay, Juanita Balon Elementary School. Good morning sa inyong lahat dyan. So, ang pangalan dito sa naka-picture na to ay throat protector. Ayan. Bakit? Kasi dapat protektahan natin dito, especially yung bola from the pitcher na sobrang lakas. Pag natamaan yung dito mo, ikamamatay yan. Ayan. Dami nanonood from Ilocos. Hello everyone. From Camarines Norte. Ayan. From catcher, yes. Inano yan? Sinusuot yan ang catcher. Eto, ano naman to? So, yung kanina is the throat protector. Eto, ano naman to? Ano yung bakit iba? Yung bakit po iba wala? Ano yun din? Bakit po iba wala? Ah, you mean yung iba, hindi nagsusuot ng ganon? Yun ba yung tanong mo kung bakit yung iba hindi nagsusuot ng throat protector? Eto kasi yung suot nila. Para doon sa batter. Ayan. So, ang tawag natin dito is the helmet. Ayan. So, meron ulit isa pang sudyanteng present today from 8 Amitip, Taliptip National High School. Ayan. Very good yung mga estudyante nanonood ngayon kasi alam nila makakakuha sila ng sagot doon sa mga module na sinasagutan nila ngayon. Sige, ano lang kayo dyan? Okay, next, eto. Isa din ito sa mga protective gear. May iba't ibang pangalan. Good morning, watching from SBO Bulacan, Taliptip National.
Ang daming nanonood from Paliptip National High School, grade 8 student. Ayan, hello. Thank you for watching. So, ang tawag natin dito is the body protector. Ayan. So, eto. Ano to? So, but, hindi ko napatatagalin. Kasi alam kong, alam nyo to. Ayan. So, meron ulit tayo. May mga classmates na from Amethyst, Taliptip National High School, Bunggo National High School, Calamba, Laguna. And then the last one, eto. Eto yung bola. Bakit in-emphasize ko na hawak siya ng kamay? Kasi kung nakikita nyo, medyo malaki talaga siya compared to the baseball. Yeah. So this is the softball. So, of course, we have to learn the history of softball din. Kasi mahirap naman na maglaro tayo na hindi natin alam kung paano ba ito, at kailan ito, at sinong nag-introduce nito sa atin, di ba? Ayan. So, dates back to 1926 by Walter Hackenson of YMCA. Siya yung unang nag-introduce. Wait, ma'am, nawawala po yung signal ko. O may nawawala yung signal. Sige, hintay natin, babalik yung signal. Nawawala daw yung signal ni Shirley. Yan, soccer ball. Softball po iyon. Jonalyn from Salomo National High School. Ayan. So, coined by Walter Hackenson, siya yung nagdadala nung softball, in-introduce niya yung nung meron siyang seminar, inatinan na seminar. So, and it spreads all over US around 1930s. So, actually, ang softball ay hindi siya nag-umpisa at nakita nila na may naglalaro ng baseball. So, ginawa nila ng softball. Hindi. So, nag-umpisa daw ito noong merong naglalaro ng soccer. Ayan. Tapos, nung nanalo yung isang team, parang merong isang nanonood doon na nag-throw, ano ba? Inihagis niya yung parang boxing glove. Ayan. Tapos, merong isang audience din naman doon na may dalang tambo. So, parang, ano ba? Ano yung ganon? Hindi ko alam yung Tagalog. Yung parang inano niya, in-strike niya ng tambo yung gloves na hinagis ng isa. Kaya parang naano nila naman nila na wow, magandang sport ito. Tulad ng basketball, di ba? If you have remembered, yung basketball parang si James Naismith parang nagtothrow lang din ng mga crumpled paper doon sa basket. And then biglang naisip niya, why not gawin ko itong sports? Yung parang ganun lang. So sana meron din tayong maisip na ganun, di ba, na meron ka lang ginagawa until such time na maisip mo na, sige nga, gawin ko nga itong, i-develop ko nga itong, yung parang ganun. Ayan, ang dami-dami na natin narunood. Merong from Lipa, merong from Paagahan Integrated National High School, Laguna, Doña Chodora High School, and ayan, hi sa inyong lahat. So, in 1934, the Joint Rules Committee on Softball was created to standardize the rules. Ayan. So, in 1952, the British Women's Softball League was established, and in 1996, softball was played in the Olympics. So, if you have noticed, medyo late na accept ng Olympics na pwedeng laruin ang softball. Yan. So, another name of softball, bago nila na-decide na, sige nga, softball na nga lang yung pangalan nito. So, eto yung indoor baseball, hidden ball, diamond ball, mash ball, and pumpkin ball. Bago nila naisipang, sige na nga, softball na nga lang ito. Ayan. So, these are the equipment of softball.
So, ito yung bat, letter A, ball, letter B, gloves, letter C, helmet, number 1. Ayan, ito yung throat, protector kanina, for the catcher, and then body protector, and the shin guard. Para sa, usually, ang nagsusuot neto, itong throat protector, body protector, and the shin guard are the catchers. Kasi iba yung bato ng pitcher na bola from the ball na ibabato lang from the fielder. Diba? Iba yon. Kasi sa pitcher, kailangan quick and fast. Ayan. Na hindi siya, kung pwede lang, ay hindi siya mabat or ma-hit ng batter para magkaroon ng strike. So, yun yung kaibahan nun. So, mas medyo straight kasi pagka sa manggagaling sa pitcher yung bato ng bola. Yan. So, number one. So, meron na, meron ding nagsasagot dito. Number one, helmet down. Yan. From, watching from the division of Sipalay. Sipalay is from Negros, di ba? So, ang layo-layo ng narating natin, meron siyang Sipalay City. Yan, and this is the facility. So, eto naman, depende to kung sino-sino yung mga maglalaro. Kasi, for example, bata, so, iba, mas maliit yung field nila. So, if you have noticed, square lang naman to, tapos dinayagonal, nagiging diamond ulit siya, diamond field. So, bakit may foul line? Kasi if ever, yung batter, nagbabat siya, tapos dito lalabas yung bola dito sa foul line. So, ibig sabihin, foul yan. So, ang foul naman is unlimited, pero ang ano yun? Ang strike yung tatlo lang. And then, out na. So, yan na. So, eto naman, dito is the outfield. Yan, the grassy land. Pwede yan. And then, if you have noticed din, hindi ko alam kung na-discuss ko to nung mga nakaraan. Kung ang bola ay lalagpas doon sa mga nanonood, it is called home run na siya. Bakit? Anong ibig sabihin nun? So, if you are the batter, and then sobrang lakas ng palo mo umabot doon sa nanonood, okay, lahat kayo na nandito sa bases ay pupunta na sa home. Yan, yan yung ano kagandahan. Okay, didiscuss natin yan sa mga skills ng softball. So, pinakaunang skill ng softball is throwing. So, the most basic skill in baseball and softball, it prevents the opponent from touching the base, earn points, and run. So, paano nga ba makaka-point ang isang team? Okay. Makaka-point ang isang team pag maka-home run. Ano ang ibig sabihin ng home run or maka-home? Okay. From kung saan siya nagbabat, yan yung home. Yung pangalawang base, yan dito. So, this is the first base. Ito yung second base. At ito naman yung third base. Ayan. So, nakikita nyo ba? Ayan. So, ito, from here, so if you are the batter, kailan makakascore? Pagka nakatakbo ko na from here to the first base, second base, third base, and to finally sa home. Okay, bakit kailangan ang throwing? As para hindi makascore, hindi makarun. Okay, for example, ang batter is nagbabat. Okay, fly ball, lumilipad yung bola. Pumunta dito sa outfield. Kung halimbawa, hindi nasalo ng mga outfielders, pwede niya agad itong i-bato dito sa first base. Ayan. Para yung tatakbong batter ay hindi makakarating sa first base
nasalona ng first baseman ang bola, out na yung batter. So, yan yung pinaka, isa sa pinaka-importante is the throwing. Kasi dapat alam mo concise yung bato mo. Kasi hindi naman siya pwede bato ka lang ng bato. Dapat alam mo yung patutunguhan ng bato, ng bola mo. Yan. O halimbawa, first base papunta yung bola, edi doon dapat masasalo siya ng kalaban. Ng kakampi mo. Hindi yung kakampi mo patatakbo at hahabulin yung bola na binabato mo. Kasi yung mga baseman, dapat yung paa nila, isang paa nila ay nakaapak lang talaga sa base. Hindi sila lalayo. So, stick to it na pag ikaw yung babato, merong direksyon. Tama yung direksyon na bola mo. Yeah. So, throwing. Next is the pitching. Diba? Sinasabi ko kanina na iba yung bato ng pitching kesa doon sa thrower. Kasi eto, meron silang mga technique na para yung kunyari tingin ng batter is papunta sa kanila at mahihit na nila yung bola, pero hindi pala dahil nag-curve yung bola nila. So, pag in-strike yan ng batter, ang mangyayari is strike one kung hindi na salo. Ayan. Yung ay hindi na-hit ng batter yung bola. And if ever naman hinit ng batter yung bola, tapos dumaplis lang siya, and then nasalo nung catcher yung bola, ano ibig sabihin yun? Batter is out. Ayan. So, another out na yon. Pag nakatatlong out na ang offensive team, ibig sabihin, palitan na sila. Ayan. So, next is, ito pala, emphasize ko lang. Yung pitching ng softball is underhand. So, kung nakikita nyo, ayan. So, dito i-release. Yung pinakahuling picture, dito i-release yung bola. So, unlike sa baseball, ayan. Hindi pa ganito yung form ng baseball. Babae kasi siya. Hindi, kahit lalaki yung naglalaro, ganito na din yung ano talaga nila. Way of pitching. Okay, next is catching. So, since my throwing, dapat alam din hindi lang kasi catcher yung magka-catch, kundi halos lahat kayo din doon sa field and sa mga basemen ay marunong din ng catching. Kasi this is another defensive skill used to receive a thrown ball and hold a base runner or batter. Yan yung in-explain ko kanina. Ayan. Na kung halimbawa tama yung bato from the catcher and the batter, and then tama yung pagkakasalo ng catcher or anybody from the base ay pwedeng ma-out ang runner. Ayan. So, dapat alam mo din kung paano magsalo. Alam mo, napakahirap. Ay, hindi ko lang alam ha, kasi para sa akin, mahirap siya. So, kaya isasalo mo is the left. Diba? Kung tutuusin, left siya. Tapos ikaw, right-handed na tao. Tapos left yung isasalo mo. Tapos anuhan lang siya ng right na kamay. Diba? So, parang mahirap siya. So, kailangan talaga ng sobra masigasig na training ito. So, kahit ganun-ganun lang, pag tinignan mo siya, parang nakakagalit pagka, ano ba nangyari sa'yo? Bakit hindi mo maganyan-ganyan? Pero, try mo lang. Ang hirap. Maraming bukol yung, ano, makukuha mo pa bago mo matutunan ito. Kasi, hindi mo naman alam talaga kung saan manggagaling yung bola. Halimbawa, lalo na pag manggagaling sa batter, it's either ground ball or fly ball siya. So, pag fly ball, mahirap din yon. Lalo na, pagkatingin mo sa taas, timing na pupunta doon sa sun, ano yung araw, yung mata mo. Di ba? So, para na wala na. Hindi mo na nakikita yung maliit na bola. Ganyan. So, pero, pagka sanay ka na, alam mo na kung ano yung technique para mahanap mo agad yung bolang lumilipad. Ayan.
sa catching. Next is hitting or batting. So, ito para lang to sa mga offensive team. So, paano ba gawin ang batting na ito? So, ang sabi nila, kasi hindi naman ako professional player. So, mahirap talaga yung, kung nakikita nyo, ang nasa baba ay yung right at yung left, no? Kasi pagka right-handed ka, so igaganon siya, tapos bibitawan. Huwag basta bitaw-bitaw ng bat after nyong ma-hit ang ball. Kasi baka kawawa naman yung mga nasa gilid-gilid, mga officials, kung saan-saan maitapon yung bat nyo. Ayan. So, ano ang technique din nito? Kasi usually if yung batter is siya yung pinakamagaling sa lahat, dapat sa unang ilalagay mo siya, it's either sa pang-apat na batter position. Ayan. Or yung isa namang magaling doon sa pang-walo. So, pwedeng ganyan. Ayan. Ang dami po ng mga nanonood na grade 8. Ayan. Etong mga taga 8, Amethyst, very good sila. Classmate ata silang lahat na nanonood ngayon. Mamaya, makukuha nyo yung sagot doon sa mga tanong sa module. So, relax. So, ayan. Bakit pang-apat ilalagay? Kasi, so balikan natin yung base. Imagine nyo na lang, yung diamond pala. Imagine nyo na lang. Okay. Yung first batter, nakuha niya, nakapunta sa first base. Second bat, nakuha ulit nila. Ayan, hindi nasalo, nakatakbo. So, yung first batter pumunta sa second base. Yung second batter ngayon pupunta sa first base. Diba? So, pangatlong batter na siya. Ngayon, again, hindi nakuha ng kalaban. Successful ang batting. So, yung first batter nasa third base, yung second batter nasa second base, at yung third batter nasa first base na siya nakatakbo. Ngayon, fourth batter. So, puno lahat ng base. Diba? Puno lahat ng base. Ngayon, fourth batter, malakas. Yan. So, nung pagbat niya, pumunta doon sa nanonood or home run ang tawag natin doon. So, anong mangyayari? Etong tatlong naunang batter sa kanya na nasa mga bases ay makakatakbo na papunta sa home plus siya. So, anong ibig sabihin? Ilan yung score nila? Ha? So, apat yung score nila. Agad-agad. Malapit na ako matapos. Wait lang. Malapit na pala yung time ko. Ginanahan ako mag-discuss. Okay, next is the basic skills in softball. So, another is the base running. This is a very important skill which allow you to advance to safety from one base to another and with full speed and agility. So, anong kailangan dito? It's the speed and agility. Likse. Bakit likse? Kasi, kailangan, kung halimbawa, papunta sa baseman yung bola, kailangan maunahan mo siya and you have to slide. Parang isa-slide mo na lang para hindi ka matag doon sa bola na yon. Kaya kailangan ng lipsy. And ang pinaka-importante is the speed. Kasi minsan hindi mo alam na ganun lang kaikli yung lipad ng bola. So dapat sobrang bilis mong tumakbo. Okay, next. So yun lang yung limang skills natin. So again, ano yon? We have the throwing, catching, base running, batting, So ano pa yung isa? It's the pitching. Ayan, hello sa lahat ng mga taga National Vocational High School. Merong taga 8 Tindalo, Taal High School. Ayan, so it's quiz time. So, handa-handa na dahil magta-type na kayo. Okay, Division of Lipa City, Batangas. Thank you for watching. Ayan, what is the skill being portrayed? So, number one,
Susulat nyo number 1 and number 2. Ayan, 15 seconds para sa sagot. Okay, you have to identify the following skills portrayed in the pictures below. So, hindi siya ira-write sa P-notebook ha, dito. Ita-chat nyo siya. Kasi nasa module. Pag sa module kasi patinignan nyo ganyan. You have to write it in your P-notebook. Pero sa atin, dito, dahil online tayo, you have to chat. E sino kaya first honor ko dito? Number one, etong binilugan ko, eto yung number one, ha? Oh, watching from Lumbang Integrated National High School. Hi, Miguel. So, ano ang number one? Eto, anong ginawa niya? Siya ay nag... Yan. So, base running. Ito yung sinasabi ko kanina na it's either magsaslide kayo or talagang gawan nyo ng paraan na matouch nyo yung base bago man lang matouch ng baseman ang bola. So, this is base running. So, number two is throwing. Okay, number three. So, sana nasusundan nyo ako kasi yan yung sagot doon sa mga module ninyo. Eto, number three. Ano ito? Siguro wala nang nagtatype kasi busy na sila sa pagsusulat doon sa module nila. Okay, number three is okay, batting. And ayan, batting or hitting. Tama yon. Number four is tama si Caroline. This is catching. And the last one. Ito. Batting. Pitching. Yes, John Russell. This is, ayan, pitching. Okay, next. What is the skill basing on the description? So, ito. This is the important skill to practice because it allows you to advance from one base to another. What's the answer? Important skill to practice because it allows you to advance from one base to another. Anong sagot? This is running. Running or base running. It allows you to advance. Ha? Ang ano natin dito is advance. Yes, tama, Caroline. Yeah, next. This skill is performed by the pitcher. Nauna na si John Russell. Pitching daw. Ayan. Okay, next. Pitching or throwing. Next. Number three. The most basic skill in softball which allows the team to prevent opponents from touching bases or earn points. Ayan. Lapas-lapas na ako. Wait lang, mama. The answer is throwing. Next, number four. Ayan, sige. Sabayan nyo ako para matapos na tayo. A defensive skill used to receive a thrown ball and hold a base runner or batter from proceeding or prevent the opponent to earn points. This is catching. And number five, it is an offensive skill used to strike the pitch ball using a bat. Yes, batting. So, nasundan nyo ba ako? Ayan, sana perfect na kayo doon sa mga ipapasa yung module. Sana nakatulong ito. Okay? So, I hope nag-enjoy kayo. May natutunan ba kayo sa akin ngayon? Sana may mga natutunan kayo sa akin. And then, huwag kayong bibitaw dyan.
kunin nyo na ngayon ang inyong health module dahil susunod na si Ma'am MC para sa health. Ayan. So last one, hi Grade 8 Trust, Sabang National High School, watching from Danao City, Cebu. Hello, kumusta ang mga taga Cebu dyan? Summer na sa Visayas. Lockdown pa sa Luzon and hindi ko nasasabihin yung sa Mindanao. Ayan. So again, I'm Tutor Marilyn and stay tuned for Ma'am MC para sa health naman. So ngayon, kuha na ng health. Bye-bye everyone. So for comments and suggestions, email us at edtech@depe.gov.ph. Thank you and God bless. Sana may natutunan kayo. Hi John Razel. Thank you for watching. Ma'am MC. So sana magkita-kita ulit tayo next week, next week para sa practical exam. So nandun na yung shooting. Batting, catching. Gagawin natin yan. So lipat tayo ng venue niyan. Sana wala ng MECQ para makalabas tayo, di ba? Okay, bye-bye. Ma'am MC. Okay, thank you. Thank you very much. Jillian, Mark, Shaizen. Ganda naman ang pangalan. Sa mga hindi ko nabate, next time ulit, babatiin ko kayong lahat. Basta manood lang tayo ng Itulay. Every Tuesday kami ng 10 to 11. So, next week, music and arts tayo. Okay, Ma'am MC, nandyan ka na po ba? Yung susunod natin ay health. Sana ba kayo sa health? Thank you so much, everyone. Hinihintay lang po natin si Ma'am MC. Nasa backstage na po siya. Usap-usap muna tayo. Ano ba yung natutunan niyo sa akin? Thank you. You're welcome, everyone. Sa lahat ng thank you. You're welcome.
invite nyo pa lahat ng mga kasamahan nyo na manood ngayon. Lahat ng grade 8, pasa nyo yung link para sabay-sabay kayong magsagot. Sige na. Good morning po, Mama Liz. Ayan. So, ayan. Pasensya na. Natagalan. Ganyan talaga po pag-live. May mga technical problems. Hello, thank you po, Mama Liz. Thank you so much. Exit na ako. Sige po. Okay po. Sa'yo sa katotohanan, matatapos na natin yung report. So, yun, pag-uusapan natin ay yung mga communicable disease. Kung nasa medyo kasi hindi kayo na problem. Ito pa yung isang nyo. Sa'yo natin. Ako po si Tutor MC. Makakasama po ninyo sa Health Aid every 10 o'clock to 11. Sa mga isa po, naghahati na ako yung oras tulad. Balikan natin yung mga natin na nandun tayo sa in the last time. So, kasi na sabi, usapan natin yung mga pathogen. So, ano ba yung pathogen? Yung mga pathogen na usapan. Yan, yung mga kabulati. Sabi yung mga kanyan. Kasi yung kukosang infection, kaya tayo siyakin lang natin ang mabilis incubation stage where in yung sakit siya, kumbaga hindi pa siya evident, wala pa tayong lagnat na nakikita o hindi tayo na sa next is abdominal stage. So, sinabi ng abdominal, ito na yung stage na medyo nilalagyan na nakatulad nito. At saka yung medyo nag-uubo na lang. So, abdominal. Ito yung stage na pwede lang makakawak no, sa ibang tao. Kasi pag nilagyan na isang tao, may na yan, infection. So, pwede na siyang makakawak. Clinical stage. Pero ito totoo talaga. Ito sa tayo, kaya siya tinawag ng clinical. Ito yung stage na nagpapagumot na tayo. Yung stage na hindi na talaga natin kaya yung sakit. So ito na yung time na pupunta tayo sa doktor, saka tayo magsisik ng advice o ng ilinom ng gamot. Ito na yung stage na usually din nakakawa. Parang may mga okay, hooks mo. Okay. Every stage, ito yung sa tingin natin talagang fully recovered na tayo. Yung stage. Yan. Relapse stage na tinatawag naman na bumalik yung sakit na nararamdaman mo. So, parang nagbumalik na doon. Usually, yung sakit na aggression, tawag dito, paggamit ng drugs, no? Yan yung mga, ano, yung abuse, kasi usually, nahan ang katawan nila. So, bumabalik na, bumabalik lang siya doon sa unang stage. So, yun ang serious infection. So, last time, so, infection, no? Sa
i-target natin yon, ano daw yung dapat natin gawin. Dapat lagi tayong, so yung pinaka-basic, dapat lagi tayong maghuhugas ng kamay. So yun. Kasi at mga kayo, kasi pumapasa na papasa yan through an object. So pwede yung doorknob, sa pumahuti kaya sa baso. Ma'am MC, good morning. Ma'am MC. Hello, Ma'am. Yes, sir. Yes, sir. Wala po uli ako. Nag-chat-chatty po kayo, ma'am. Yan naman ako. Nag-chatty tsaka robot mo. Ayan. Mag-a-add mamaya. Ayan naman. Sorry po. Apo. Okay po. Ayan na naman po ang aking internet. Ito pa lang kalaban ko, sir. May so, ito. Ako, ako. Pero ngayon, sir, okay na po ako. Meron pa rin po. Meron pa rin. Ay, okay. So, paano kaya? Siguro po sa signal ko, sir, talagang... Okay, good morning, Ma'am MC. Ang stable po itong signal nyo. Ako po nga, chubby po. Sorry po, robot na naman po yung boses ko. Sayang, hindi niyo po napakinggan mas maayos. Kaya ma'am sa cellphone po? I see. Balik, wait lang, yung, sir. Kahit po yung laptop nyo, ito po yung inyong presentation. Tapos cellphone na lang po, baka mas mabilis po sa cellphone. Salamat po, ma'am. Opo. Sige po, try natin, sir. Sorry po talaga kasi talagang ang problem po talaga namin ay internet. Medyo dulo po kasi yung amin lugar. Try ko po na makakonect sa cellphone. Sige po, habang nantay natin si ma'am mag-connect, i-connect po sa cellphone po. Pagbati daw po kay Rachel Valderrama ng 8 Amethyst Taliptip National High School. Ayan, maraming salamat po. Ayan, good morning po si Chelical Grade 8 Trust ng Sabang National High School watching from Danao City, Cebu, Earth Day. Ayan, maraming salamat. Ayan. Sige po, abay naantay natin si Tutor MC. Good morning po from Lumbang Integrated National High School, Division of Lipas City, Batangas. Ayan, maraming tayo from Taliptip National High School, si Marianel Rocio ng 8J. Ayan. Good morning sa'yo. Ayan, maraming tayo mga taga Lipas City, Batangas. Good morning. Natay ko rin si Ma'am Marilis. Baka sakaling naka-live pa si Ma'am. Ayan. So, marami tayong mga learners from Taliptip National High School. Si Chris Lynn. Si Chaisen. Ayan. Maraming salamat sa inyo mga bata, sa ating mga participants para sa umagang ito. So habang inayos ni Tutor MC ang kanyang internet connection, syempre mas okay na naiintindihan natin at na naunawaan natin ang session ni Ma'am dahil importante ang topic na ito, lalo na sa panahon ngayon. No? Kailangan natin maunawaan ang tungkol sa infection, paano ba tayo nagkakasakit, ano nagnaramdaman natin, anong stage na ba tayo. Ayan, so nakikita natin sa ating screen. Good morning po, watching 18 Dalo ng Taal High School, si Jillian Saratan Ongkit. Ayan, good morning sa iyo. And habang inaantay natin si ma'am, i-type lang nang i-type no, ang inyong mga pagbati at babasahin natin yan. So, ayan, si Zedric Adaya, good morning, watching from Alitagtag National High School. Ayan, good morning sa inyo. And as mentioned, no, pag narinig natin ang salitang infection, ano ang unang pumapasok sa ating isip? Ayan. So habang inantay natin si ma'am, usap muna tayo, no? Kapag narinig natin ang salitang infection, oh, may infection, anong nararamdaman? Ano ang pumapasok sa inyong isipan? O ano yung naalala kapag narinig nyo, ay, may infection siya. Ayan. Sige, good morning, watching from Cabansal M. Larry IP School. So, ibig sabihin nun, no, parang ano natin pag may infection ay merong may germs sa katawan, maaring bacteria, may virus, may fungi, o iba pang microorganisms. No? So, yan yung ano natin sa pag narinig natin ang infection o may infection siya. So, ano nangyayari? Ano initial na
nararamdaman natin kapag daw tayo ay may infection. Diba? Normally, kapag kayo ay sa katawan natin, pag may iba, nararamdaman, nilalagnat. Ayan. Si Cez, good morning. Watching from Cabansal M. Larry IP School. Good morning sa'yo. At good morning din sa ating mga learners sa Lumbang Integrated National High School, Division of Lipa City, Batangas, si Laika May Falcotan. Good morning sa iyo, Laika, at sa iyo mga kaklase dyan sa Division of Lipa City, Batangas. Ayan, sabi ni Eljan, ayan, di ba magkakasakit po. So, nararamdaman niyo parang magkakasakit kayo, no? Ayan, pakinggan natin si Ma'am MC. Hello, Ma'am MC. Good morning. Regular po. Sir, muna na ito. Hindi po ba naralos? Hindi pa rin po. Maingay pa rin, ma'am. Mayroon po. Static po. May problema po siguro na talaga ang connection. Ayan. Okay, sir. Yan po. So, sige, ma'am. Try po ang salita po. Ayan, sir. Okay lang po ba? Boses? Ganun pa rin po, ma'am. Maingay pa rin po. Ayaw po kasi gumana sa aking cellphone. Medyo low-tech din yung cellphone ko. So, kahit, oh my gosh, bakit ganun, sir? Ayan, sige ma'am, try nyo po natin. Mukhang nag-okay na po siya. Nang ayan, sige po, try po natin, sir. Thank you po. Ayan, thank you, sir. So, na po. So, sabi nga ni sir, napakalaga po na malaman po natin ito sa panahon yun dahil panahon po tayo ng ang ating mga kilos ay limitado sa ano so kailangan natin pa ay may malinis na pangalan. So sabi ko nga kanina, so para mabalik natin yung chain of infection ay hugas ng pangalan. So yan po. Next. Dumana tayo sa ating pinakaming topic. Ay, ang isas, ang usama disease. Yan, yung sa tingin natin ni San, ay, nakakawala yun pag-uusapan natin dito. O, yan po, ano yung mga bagay na nakakawa sa San, and like, po, yan, yeah, activity number one, what? Ito po ay galing po sa service material. Sa page 100, 171 yan po yung ating reference ngayon. So, yung sa activity po ninyo, pwede po naman na ngayon sa true chat, itay po ninyo kung ano po yung mga sabi dito, things na sinasabi lang sa atin ng parent natin para hindi tayo magkasakit. Ano po kaya yung mga sige. Ano yung mga sa inyo na parenting? Siguro, o huwag kang didikit sa taong may sakit ng ganito. Halimbawa po ay nilalagnat. O huwag kang makikipag lang si kami na nakakawa. O di kaya huwag kang hawakan yung sugat niya. Ha? Baka kasi magkasugat ka din. So yung mga common na sinasabi ka sa atin ng ating mga parents. Di ba? Yan. Pero syempre, yung may mga iba po kasi na misconceptions, no? Ayan yung ating pag-uusapan ngayon tungkol sa nakakawa. So, yan. Number one. Activity number two. Sir, dito may mga pictures sa pangyay nyo. Ayan. Different communicable diseases. You will identify the name of the disease. Ang pangalan na natin yung through the kaya tingnan po natin. So, ang first picture, ano kaya ito? Hello, Ma'am MC. Ma'am MC. Ma'am MC. Hello po. Ma'am MC.
Ma'am MC? Ma'am MC? Ayan, itch na natin. Ang sagot ay jock itch. Ma'am, usually, ang mga nakasasal po nito, ayan. Sir Madge, ako ba ang aking audio? Baka hindi. Actually po, hindi po. Nagro-robot po siya, tsaka sobrang choppy po. At try natin, ma'am, i-off yung camera. Subukan lang natin, ma'am, kung naka-off yung camera. Ah, sige po, sige po. Okay po. Ayan. So, sana na ririnig na ako ng maayos. Try po natin ba? Kasi po, hindi kinakaya ng internet. Ayan. So, number one ay jock itch. Ano po ba ito? Usually, nagkakaroon nito yung mga batang lalaki. Kasi yung more engaged doon sa mga activities na talagang nagpapawis sila. Oh, so usually, nakikita to sa mga singit o ito ay nagkakaroon ka nito sa mga singit na napapawisan. Oh, sobrang kati nito. So, ang mga usually nagkakasakit aside from sa mga batang lalaki, yung mga bata na nagsusuot ng mga masisikit or mga tao na nagsusuot ng masisikit na damit. Ayan. O di kaya na sapatos. Kaya kakaroon din ng ganito. And then, meron din tayong mahinang immune system. Usually, kaya nagkakasakit ay dahil talaga, kahit naman anong klase, kailangan talaga palakasin natin yung ating immune system. Kasi kung hindi, maaari, nadapuan tayo ng mga sakit. Yan po. And then, yung mga overweight. Yan po. So, usually po, mga overweight din, nagkakaroon din ng ganitong sakit. So, paano ba natin siya maiiwasan? Huwag po itong kakamutin. Kasi pagkakinamot po natin ito, mangyayari sa balat po natin, no, magkakaroon yan ng sugat, magtutuklap yan, and yan po ay lalala. At kumbaga mapupunta pa siya sa ibang mga part. Thank you po sa mga nanonood. So, it is complete use. Yan po. Talaga pong nakakahawa yan. Paano siya nakakahawa? O pag nagsuot ka ng damit na kaibigan mo, hindi rambo. So, pwede kang mahawa. Nagsuot ka ng underwear, nakitulog ko sa kanila, eh, bigay niyan pala siya sakit. Pwede ka rin mahawa. Yan po. Nagkakigamit ka ng sapatos, pwede mo rin siya. Okay. Next. Picture. Ano naman ang nasa next picture natin? It looks familiar. Diba? Ano ito? Ito ay athlete's foot. Yan. So sana naiintindihan ako ngayon. Hindi na ako robot. Ayan. Para mas maiintindihan ang foot. At sobrang kainyan. Yan usually na ito sa mga sapatos. Yan. Usually yan ang makukuha natin. Lalo na hindi malinis at medyo wet ating sapatos sasuotin natin. And next foot is contagious. It is a fungal infection that usually begins between the toes. It is called athlete's foot because athletes, yan nga, so usually kasi mga atleta ang usually nagkakasakit kasi sila yung laging gumagamit ng mga bagay na hindi makana. So usually ganun po ang nangyayari. Lalo na pagkag gamit po sila ng mga tuwalya. Iisa lang ang tuwalya, no? Mga makikipunas. Ayan. Showers are particularly high risk of developing this
infection. So, paano ba naiiwasan? So, syempre, again, dapat maging malinis tayo sa katawan. Kalagyan natin ang ating immune system. At syempre, kalagyan natin ito ng kaulang tumatagi sa doktor. Another one, it was familiar. Ano ba ito? Meron pang x-ray. Syempre, ito ay tuberculosis. Usually, ang misconception natin, pag meron tayo, merong sakit na yung niyang isang tao, ay meron na agad itong tuberculosis. Ano yung tuberculosis? Or tuberculosis? Ito po yan. O TB. It's a disease caused by a bacteria called Mycobacterium tuberculosis. The bacteria usually attack the lungs. They can also damage other parts of the body. So, yan. Pwede magkaroon tayo ng sakit sa buto. May mga komplikasyon na nangyayari or nagaganap sa taong may TB. Yan. So, ito po ay pneumonia. So, yung pneumonia, yan, frequent sweating, chest pain, tiredness, shortness of breath, cough, increased heart rate, kasi yun, well, magkakumbuka sa public, sabi nga, okay lang na ikaw ay mapautot, wag mo lang ikaw mapaubo, kasi pag mapaubo ka, ikaw ay agad-agad na quarantine at sa swab test, ano, sobrang hirap na yun ngayon. Kaya kailangan natin mag-ingat. So, kailangan hindi natin, hindi maling yung pneumonia kasi ay iba pa rin sa COVID-19, ano. So, increased heart rate, rapid breathing, chills, nausea, vomiting or diarrhea, ayan, and confusion or mental changes. So, para sa mga matataga, usually yung mga pneumonia, yan, nagkakaroon na sila ng mental changes. Itong tuberculosis, ito yung merong kakaramdam ka ng chest pain, ayan, breathing and cough, fever higher in afternoon. So, yan, nagkakaroon na ng lagnat. Yan yung pagkakaiba niya. No? Medyo severe ang tuberculosis. Tiredness that get worse as the day goes by or goes on. Weight loss of appetite, kasi nga may nararamdaman ka sa katawan mo, hindi ka na makahinga. So ayan, hindi ka na rin makakakain, diba? And syempre, meron ka ng pag-uubo na nararamdaman. Anyway, going back to pneumonia, may iba-iba tayong klase ng pneumonia, bakit tayo nagkakaroon. So, meron tayong tinatawag na healthcare acquisition o pneumonia. No, ano ba iyon? O yung hospitalized pneumonia. Ano ba yun? Tutor, MC, ano ba yung sinabing hospitalized acquired pneumonia? Siyempre, usually, ang mga nagiging ano nito ay yung mga tao na na-confine, no, dahil sa ibang sakit. Nagkakaroon sila ng acquired pneumonia kasi doon sa lugar na yon mayroong pasyente na gano'n ang sakit. So, yun yung hospitalized pneumonia. Healthcare acquired pneumonia naman, ito naman yung pag nag-aalaga ng taong may sakit. So, nakakahawa siya doon. Aspiration pneumonia, ito naman yung pag inumo. Halimbawa, uminom na siya sa... Kaya mahalaga yun. Halimbawa, magkakaibigan kayo, hindi porket magkaibigan kayo, isang ang baso ninyo. So, para maiwasan natin itong sinasabing aspiration pneumonia, no? Kailangan na magkaiba kayo ng inumin. Yan, kasi nakukuha siya sa pagkain, sa pag-inom, at syempre sa saliva. Ayan. Tapos papasok yan sa iyong lungs hanggang sa magkaroon ka na ng pneumonia. So, yun yung mga iba-ibang klase ng pneumonia. An infection in the lungs caused by a certain germs. Ano yung pagkakatulad po ng pneumonia at tuberculosis? Pareho sila sakit sa lungs. Kaya lang, iba yung naging yung cause ng pagkakasakit nila. Yung pneumonia, ito ay doon sa bacteria or infection, no? Sa na pumasok sa ating lungs. Ito naman, yung isa, yung tuberculosis, ay sabi nga, ito ay mycobacterium.
Yun po. Dun po ang nagiging sanhi ng tuberculosis. So, magkaiba po siya. So, yan po ang misconception. Sinasabi, ano yung mga niya, TB na yan, no? So, hindi po. Pares po yan, contagious. Nakakahawa. Kaya kailangan natin maging. Next, it looks familiar. Ano kaya to? Meron pang thermometer na sa bibig. Ayan. Influenza. Saan may influenza? Ito yung pagkakaroon ng lagnat dahil nga sa bacteria, no, na pumasok sa katawan natin. Ito po ay ayan, the flu is an infection of the respiratory tract, nose, throat, and lungs. It caused by a virus that spread easily from person to person. Ayan. So, kailangan, pag may lagnat, sabi nga, huwag pumasok sa eskwelahan. Pero dahil ngayon, tayo ay nasa bahay, huwag lalabas ng kwarto. O dapat nasa isang lugar ka na hindi ka madadaanan ng mga tao para hindi ka makahawa. Kasi pag may lagnat, nakakahawa. Next, what's familiar is ringworm. Ayan. So, usually, ano, nagkakaroon tayo nito. Ringworm is contagious, fungal infection caused by common mold-like parasites that live on the outer layer of the skin. So, yan po ang ringworm. Ayang ringworm na yan, sabi ba, totoo ba yung ringworm ay ano, nakukuha natin sa kagat ng ano, ringworm? Siyempre, hindi po. No, po. Nakukuha natin yan sa iba-ibang klase ng ano, or host. No, pwede nating makuha yan animal to human. So pag nag-aalaga tayo ng pet, no, na merong sakit din. Ayan, pwede naman tayo na magkaroon ng ringworm. And then pwede rin nating siya makuha sa object to human. Halimbawa paggamit natin ng mga tuwalya, no, sa taong yung tao na merong ringworm, ginamit niya yung tuwalya, ikaw naman nakagamit ka din. Usually tayo sa family, ganyan, nag-share tayo ng towel, pero dapat ay hindi. Kanya-kanya. Lalo na kung may mga sakit sa balat. Kasi usually nakakahawa po talaga. And then, soil to human. Ayan. Kaya nga tinawag siya na ringworm. Ayan. Pero yung, hindi yung sa sinasabi na yung mismong ringworm, no? Usually, yung infected na soil, na lupa, kasahawa ka siya palagi, frequent, usually ay magkakaroon ka ng ganitong sakit. Excuse me po. Okay, paano siya mape-prevent? Ayan. So, common ay, syempre, palagi ulit na maglinis, ililinisin ang katawan o yung infected area. Tapos, dapat lagyan natin ako lang gamot o ng cream. No? So, base pa rin sa na ibibigay o na i-reseta sa atin ng doktor. Next, ito. Akala natin ito ay simple lang. No? So, ito ay tinatawag na warts o kulugo. Ayan. Totoo ba, Dr. MC, na ang kulugo ay nakukuha sa ihi ng palaka? Eh, syempre, hindi po yun. Totoo. Wala pong katotohanan yun. Wala po yung scientific evidence. No? Hindi po yung proven. Ika nga. So, saan ba nakukuha? Or ano ba ang warts? Common warts are caused by infection by certain types of human papillomavirus or HPV, an umbrella term for a large group of viruses causing different conditions. Ayan, katulad na lang ng pagkakaroon ng nandoon sa ating litera. Ayan, HPV is contagious. Ayan, akala natin kasi hindi yan nakakahawa, di ba? Pero yung pala, yung mga kulugo na yan, nakakahawa yan lalo na pagka may open ka na area ng skin. No? Kailangan ay hindi siya makapasok. So, pwede siya makapasok into, sabi nga, direct skin to skin contact or indirect contact with the objects. Pag sinabi natin, sabi dyan, ay direct, so syempre, pagka nahawakan mo yung part na may kulugo, tapos
ikaw nga ay merong open na skin surface, pwedeng pumasok doon yung ano, yung virus or yung bacteria rather. Ayan. So kaya kailangan ay hindi tayo ano na kumbaga aware tayo na ito ay nakakahawa kasi maaari na magkaroon tayo nito at ito usually dumadami lalo na pag nasusugatan. Kaya dapat ay hindi. So magpakonsulta tayo sa doktor, tanungin natin kung ano ba yung karapat dapat na ano kasi yung iba ginagawa nila sinusunog nila. Naku, wag na wag ninyong gagawin yan kasi kapag nangyari yan, ay di baka maaari pang lumala ang sakit ninyo. Hindi lang yan po common warts or yung warts na inatawag. Baka yan maging cancerous or mag-lead pa sa mas malalang problema. So, kinakailangan natin kumonsulta sa doctor. Ayan. So, let's have this. Okay. Ngayon, ito po yung first picture natin. Ang nakalagay po dito, kailangan sabihin ninyo kung tama bang gawin o hindi. Sige nga, yung number one. Kailangan ba natin siyang gawin? Yung frequent drinking of water. Ayan. So again, reminder lang, pagka uminom ng tubig, dapat you have to bring your own tumbler. Kung nasa labas kayo, sa bahay naman, dapat eh, meron din tayong kanya-kanyang baso. Next po ay yung ayan, paghihiraman ng sukla, usually lang ano yan. Kasi dun sa ringworm, meron ding klase ng ringworm na sa anit, no? Pwede rin niya na ma-acquire natin, mahawa tayo doon. So usually, ginagawa natin yan, lalo sa pamilya, ano, nag-share. Eh, meron ding halimbawa, may isa pang ano yon, di ba? Parasites, no? Yung kuto, yan, pwede rin tayo mahawa. Ayan. So, hindi dapat, di ba? Next, yan, pag-share ng tuwalya, tama bang natin gawin yan o hindi? Share. So, sabi ko nga kanina, as much as possible, dapat hindi tayo nag-share ng mga gamit na personal, lalo na ng tuwalya. Kasi maaari tayong mahawa doon sa mga tao na merong mga infection o mga, kumbaga, may iba-iba ng pathogens na meron sa katawan nila. No? O sakit sa balat. Okay. Namitindi ng robot. Number four, ayan. So, yung pagsusuot ng masikip na sapatos. Kailangan ba natin gawin yan? Siyempre, hindi. So, ano maaaring mangyari sa atin dyan? Magkakaroon tayo ng, sabi ko mga kanina, ay kakaroon tayo pati ng eksema, so maalin doon, magkakaroon na punja yung ating paa. Kasi magwiwet yan, tapos magkakaroon na bubuo yan ng mga iba't ibang bacteria sa ating paa. Or bacteria sa ating paa. Ayan. And number five, paghuhugas ng kamay. So, syempre, dapat ay natin gawin yan. Dapat natin gawin. Lalo na sa panahon ngayon, dapat ay madalas tayo na naghuhugas ng kamay. So, ayan po ang para sa araw na ito. So, sana itong mga natutunan ninyo sa akin at sana nga naintindihan nyo ako na maayos. I'm hoping na maayos ang dating ko sa inyo kasi talagang sabi ko, lahat ng tutor dito, lahat minagahandaan para po sa araw na ito. So, sana po ay natuto kayong lahat. Ito. Iyan tayo ng health code. Ito po ang health code of the week natin, mga health enthusiasts. Good health is not something we can buy. However, it can be an extremely valuable saving account. No? So, lagi natin tatandaan, mag-ingat tayo palagi. Gawin natin malinis ang ating katawan, ang ating paligid. Dahil ang mahal-mahal ngayon magkasakit. Hindi po pwedeng pumunta ka na 100, 100 lang ang pera mo, pupunta ka ng doktor. Baka pagtawanan ka lang. So, dapat talaga meron kang pera. Kaya nga sabi, pagka wala kang sakit, marami kang pera. So, yun, no? Kaya nakailangan maingat sa ating mga sarili. So, again, ako po si Tutor MC, ang inyong
guro sa or tutor sa health aid. So muli tayo makita sa susunod na Tuesday 10 to 11 a.m. So sana po aintindihan po ako ng lahat. Thank you po sa lahat. Asensya na po kayo sa aking internet connection. Kung may mga comments po kayo, suggestion po, para mas ma-improve po na ang aming mga lesson, pwede po kayo mag-email sa edtech@deved.gov.ph. Ayan po. Thank you po sa lahat. Ayan, thank you po sa lahat. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa Filipino. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!